Oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dandes. Kamusta mga kapuso? 5:40 na naman ang hapon. Siguradong lahat ay nakatutok sa TV man yan o sa cellphone. Sa ating studio audience, okay ba kayo dyan? Asmut! Alright! Ready na ang lahat, kaya simulan na natin ang exciting na tagisan ng hulaan dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang Family Feud! Matatapang na firefighter at masisipag na dialysis nurses ang maghaharap po ngayon. Parehong napaka-importante ang hatid nilang serbisyo. Pareho rin kaya sila mahusay pagdating sa hulaan. Narito ang unang team, BFP Bumbero! Oy! 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 Boom! Tara! Boom! Tabi! Tabi! Boom! Bumbero nyo kami! Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa! Ang kalaban nila walang iba kung hindi ang Wellness Warriors! Go to the east! Go to the west! Wellness Warriors are the best! Go to the east! Go to the west! Wellness Warriors are the best! The best! Dito po tayo ang team captain ng BFP Bumbero, Chief ng Fire Safety Information Division, Lois Banak. Yes. Hi, Ma'am Lois. Magandang araw po sa inyo, yes, Lois. Sir, good afternoon. Napakasaya namin na nandito na kayo finally. Yes! Grabe! Woo! Gusto ko lang pong sabihin na maraming salamat sa inyong servisyo. Thank you po. Thank you po. Diba? Lois, siyempre, pakilala mo naman ako sa BFP Bumbero team ngayon. Yes po. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po, miyembro ng Kawanihan ng Pamatay Sunog o ang Bureau of Fire Protection! Snappy! Yes, ngayon mapakilala ko po naman ang mga kasama ko po ngayon. Ang aking katabi, isa po ito sa mga modelo namin sa Bureau of Fire. Yan. Isa rin po siyang registered nurse. At saka, nag-drive din po siya ng ambulance. Walang iba kundi si FO2 Daryl De Besa. So Daryl, welcome to Family Feud. Yan. So, ang kasunod po naman namin, ang aming small but terrible na ang aming pinakamagaling na libero ng female volleyball team. Yeah. Woo! Si SFO2 Glyza Choco. Glyza! Nasa dulo po. Eh, wala pong iba ang aming komikero. Walang iba kundi si SFO3 Marlon Gassi! What's up, Marlon? Yes! Lois, paano naman itong kasamahan natin sa studio? Yung ating mascot na si... Perong! Full force ang BFP! Kung firefighting ang ginagawa ninyo para sa gipin ang buhay ng ating kababayan, yes, ibang yes. Fighting ang gagawin nyo sa okay. Family Feud. Fighting for 200,000 pesos! Yes! Good luck! At dito naman tayo sa Wellness Warriors. Ang team captain nila ay taga ng Botas pero 5 taon nang nagda-dialysis. Di ba? Sa isang ospital sa Angeles City. Si Rostap o si Top Flores. What's up, Top? Thank you po, thank you po, thank you. Welcome to Family Feud, Top. Thank you po, Sir Dingdong. Grabe, alam mo, masaya kami na nakapag-guest kayo dito at kasama mo pa ang buong team mo. Yes! Sino-sino ba ang mga kasama mo ngayon, Tap? Ang mga kasama ko po ngayon ay aking mga team dialysis nurses o ang wellness warriors. Una po sa lahat, nagpasalamat po kami sa aming head nurse na pumayag po para makapag-play kami dito sa Family Feud na Miss Simislela Moreno po. Ayan thank naman you so po. Much, head nurse. Ngayon, ipapakilala ko na po sa inyo ang miyembro ng aming team. Ang dating 10 years, come on, teacher. At ngayon po ay dialysis nurse na sa aming dialysis center, Miss Jacqueline Tejero. Yes, Jacqueline. So, 10 years ng come on, teacher. At ang katabi naman po ni Miss Jacqueline ay ang dating ER nurse. At ngayon ay member na ng dialysis unit, si Mr. Mark Louis David. At ang pinakahuli po, ang dati pong general ward at ngayon po ay member ng dialysis unit, si Miss Maria Elena Rabo. Grabe, kumuhang kompleto kayo dito. Nandito na rin mga teammates nyo. Yes po. Pero on the average, Jack, gano'ng katagal ba usually ang isang ano, ang isang session? 4 hours po, usually ang isang session po ng isang pasyente. Oh, yes, four po. Hours? Yes po. So ibig sabihin, pwedeng yung isang pasyente, papanoorin nila ng 4 beses na paulit-ulit yung laban na ito. Yes! Magagalingan ninyo. Yes! Okay, Wellness Warriors. Good luck! Ang mananalo ay mag-uwin up to 200,000 pesos at may bonus pang 20,000 para sa napiling charitable institution. Alright? Ito na po. Alamin na natin ang sabi ng survey team captains. Lois, stop.
Let's play Family Feud. Come on. Good luck. Top six answers are on the board. Magbigay ng kulay ng pintura na bihira o hindi ginagamit sa dingding ng bahay. Lois. Siyempre, itim. Itim. Bakit po kaya, Lois? Bakit bihira kaya yung itim? Oo, kasi pag itim, siyempre madilim po. Madilim, so diba? Parang negative vibes. Yon, di ba? Itim. Black. Naku, nakuha nyo na yung top answer. Say, wala na. Ang tanong ko na lang sa inyo, pass or play? Siyempre, play! Alright, balik muna top. Let's go, Lois. Daryl, pagbigay ng kulay ng pintura na bihira o kaya hindi ginagamit sa dingding ng bahay? Brown, kasi parang kulay putik. Brown. Oh. Survey says brown. Yes! Liza, gamit ang kulay ng pintura na bihira o hindi ginagamit sa dingding ng bahay? Siguro po green, kasi pang-taon palabas. So sa loob ng bahay, hindi pa nagagamitin. Ang ganda na na. I like that. I like that. Green. Wala. Wala. Marlon, magbigay ng kulay ng pintura na bihira o hindi ginagamit sa dingding ng bahay? Siguro color violet. 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 Oh, hindi kasi common, di ba? Hindi common, parang ice cream kasi. Hindi common, di ba? Hindi common yun. Bihira. Bihira. Hindi naman sinasabing hindi talaga gagamitin, pero maaring bihira. Oh, bihira. Violet. Wala. Handle na. Wellness Warriors. Lois, magbigay ng kulay ng pintura na bihira o hindi ginagamit sa dingding ng bahay. Siguro po yung yellow. 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 Nandiyan po ba ang yellow? Yay! Meron pa, buhay pa. Daryl, buhay pa. Yes. Three more to go. Ano pa kaya to, Daryl? Ano pang kulay to? Orange! Yay! Orange! Nandiyan ba? Orange! Yeah! Wala! Eli, mukhang alam na natin, ha? Eli, magbigay ng kulay ng pintura na bihira o hindi ginagamit sa dingding ng bahay. Maroon! Maroon! Louie? Red. Kasi blood sa amin yun eh. Oo nga, red. Jack. Maroon din po sa akin. Kasi parang bihira ko nakikita yon sa loob ng bahay ng mga pinupuntahan kong mga kakatrabaho. Nasa family din ng red, di ba? Red, maroon. Yes, yes. Tap. Susundin mo ba sila dun sa kanyang color palette? O meron ka sarili? Siyempre po, napakabihira ko lang din makita to. Tsaka majority win kami. Maroon din po. Maroon! Maroon po our team. Maroon! Meron yan! Meron! Tignan muna natin kung pasok ang maroon sa ating board. Survey says... Tignan natin. Ano ba ang hindi natin nahulaan, everybody? Number six. Pink. Number five. Blue. Number two. Red. Si Louie, alam na alam. Anyway, mainit pa ang simula ng BFT Bumbero. May 61 points agad sila. Ang Wellness Warriors naman, eh, alam kong babawi kayo sa round 2, kaya abangan natin yan. Yeah! Sa pagbabalik, ang Family Feud. Magpatuloy, shout out muna tayo sa mga loyal Kapuso viewers mula sa Anda, Pangasinan. Magandang hapon sa inyo, mga taga Santa Cruz, Laguna. Mga taga Talakad, Bukidnon. Mga taga Virac, Catanduanes. Yan, hello po sa inyo. Mula sa mga kapatagan Lanao del Norte, magandang hapon po. Apari, Cagayan. Thank you for watching at Alabel, Sarangani Province. Maraming salamat. Happy viewing po sa inyo. Matapos ang unang round, ang BFP Bumbero pa lang nakakascore with 61 points. Kaya tawagin na natin ang ambulance crew at driver na si Daryl at ang tubong tarlak na si Jack. Let's play round 2! Yes! Top 6 answers are on the board. Ano raw ang pangontra para hindi mausog ang bata? Daryl. Lawayan. Lawayan! Diyan na daw, ang lawayan. Survey says, top answer. Daryl, pass or play? Play! Okay, let's go. Paunahan talaga.
Oh, raise your hand. Sino sa inyo dito may anak na? Ayun. Okay. Ito, ito yung mga tanong na pang-baby. Ano raw ang pang-ontra para hindi mausog ang bata, Glyza? Yung amulet na pula. Yes. Yan, amulet. Na pula. Yes. Alam mo yan. Amulet na pula. Yes. Marlon, ano raw ang pang-ontra para hindi mausog ang bata? Ano po, yung rosary. Rosary! Rosary! Rosario, survey says. Boom! Meron. Lois, ano raw ang pangontra para hindi mausog ang bata? Siyempre, dapat binyagan agad yung bata. Oh! Binyagan agad, di ba? Siyempre, may blessing na talaga. Yes, may blessing po. Oh, survey says, binyagan. Wala. Daryl, ano raw ang pangontra para hindi mausog ang bata? Sabihan ng wera usog. Ah! Wera usog, survey says. Glyza, back to you. Ano pa kaya? Ano po? Pangontra. Yung parang sinulid na nilalagay dito sa ano? Sinulid! Sa kapatid ko ba nilalagay yun? Sinulid! Yung parang kapag nasisinok, diba dito rin? Yes, sinulid. Sinulid din. Sinulid! Nandiyan ba ang sinulid? Wala. Wala. Stand by to steal Wellness Warriors, Marlon. One last chance. Bago sila makapag-steal, ano raw ang pangontra para hindi mausog ang bata? Ay parang ano? Liniment. Liniment! Nandiyan ba ang liniment? Wala rin. Ellie, magsisteal na tayo. Ano raw ang pangontra para hindi mausog ang bata? Lagyan po ng lipstick sa noo. Bindi. Ang tawag ng bindi yung nilalagay na lipstick sa noo, yung pula. Practice sa mga Hindu. Louis? Magsuot ng pula. Okay. Jack? Pwede din yung pabaunan siya ng bawang. Pwede! Pwede, 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 di ba? Pabaunan ng bawang! Parang asong lang. Wow! Okay. Tap, nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng team nyo. Isang tamang sagot lang. Ano raw ang pangontra para hindi mausog ang bata? Siyempre, ginawa ko to dati sa anak ko, ano, lagyan ng pulang lipstick sa noo. Kung tama sila dito, panalo sila. Good answer, good answer. At lalamang pa. Pero, Tap, ito, question lang ha. Sabi mo, nagawa mo dati ito. Ano ba ang kahulugan nun o na naidudulot sa bata? Bakit lalagyan ng pulang lipstick para kasi sa kasi sabi raw po, pag po sinok, sinulit. Kapag daw po usog, pulang lipstick. Oh. Alam mo, minsan yung mga base sa experience dito talagang lumulusot. Tignan natin kung tama this time, pulang lipstick. Good answer! Good answer! Ano ba pa? Hindi natin nakuha, everybody. Number 5. Bawang! Galing, di ba? Wow! Eto na po, nakascore sa wakas ang Wellness Warriors. They now have 76 points. Habang BFP Bombero ay may 61 pa rin. Aling team kaya ang kalmado? At aling team ang magpapanik? Alamin natin sa double points round sa pagbabalik ng Family Feud. Kasama natin ang super energetic nating studio audience, special studio audience dahil sila po ang support group ng ating dalawang naglalaro ngayon. Kala nyo, sila lang tatanungin natin. Pati kayo rin, bibigyan natin ng survey question at ito ang simpleng tanong. Kung may sunog, ano ang una mong ililigtas? Okay, kayo po ate. Anong pangalan nyo? Jubel po. Jubel, okay. Jubel, kung may sunog, ano ang una mong ililigtas? Damit po. Damit? Yes. Bakit damit? Kasi po, importante ang aking OOTD. Dali pa. Okay rin yung priorities, ha? Yes. Damit muna bago jowa umal na ba. Binib ako sa'yo. Thank you. Ano pa ba pwede unahin? Pag may sunog, ano uunahin yung isalba? Okay. Your turn. What's your name? Rose po. Okay, Rose. Asan ka ba station assigned? Currently po sa Bureau of Fire Protection National Headquarters. National Headquarters. Yes. Okay, yes. Rose. Kung may sunog, ano una mo ililigtas? Siyempre, yung alaga ko pong aso. Aso? Kanina damit. Ijowa, wala talagang pake. Bakit hindi mahal mo sa buhay? Ganun. Malaki na po siya. Bahala na po siya sa buhay niya. Sabagay. May point ka, Rose. Thank you for your answer. Oh, one last. Kung may sunog, ano ang una mong ililigtas? Oh, ate, from St. Mary ulit. Hi, ano pangalan mo ulit? Jerlyn po. Jerlyn, okay. Anong una mo ililigtas? Siyempre, sarili ko po.
Sarili mo lang mahal mo. Yes po. Kasi sabi po sa kanta ni Whitney Houston, learning to love yourself is the greatest love of all. Okay, eto na po. Lika po na tayo. Leading po ang Wellness Warriors sa score na 76. Ang BFPM is 61. Tawagin na natin si Gliza at ang tubong porak Pampanga na si Louie. Let's play round 3. Okay. Top 5 answers are on the board. Ang tanong, anong pagkain ang sinasabing mabigat sa tiyan? Go! Gliza. Biko. Biko. Ang biko ay isang kakanin. Pakasarap dun. Sarap. Biko! Come answer. Gliza, Shepe pass your po. Play. We'll play! Alright, let's do it, BFP. Boom, pero, Marlon, anong pagkain ang sinasabing mabigat sa tiyan? Siyempre, kamote. Kamote. Mabigat na mabigat yan, kamote. Kamote. Mabigat yan. Yes! Andiyan na kamote. Lois, anong pagkain ang sinasabing mabigat sa tiyan, Lois? Sapin-sapin. O yung puto. Sapin-sapin. Andiyan ba ang sapin-sapin? Wala. Kasama na sa kakanin. Daryl, pagkain na sinasabing mabigat sa tiyan, Daryl? Wala. Soft drinks. Soft drinks? Andiyan ba soft drinks? Wala. Hello, Wellness Warriors. Liza, pagkain sinasabing mabigat sa tiyan, go. Tinapay. Siyempre, pag may kanin may tinapay, mabigat. Yeah. Tinapay! Nandiyan ba ang tinapay, guys? Wellness Warriors, nandito na naman tayo. Pangatlong beses na to. Ano natin kung sino tatama ngayon. Anong pagkain ang sinasabing mabigat sa tiyan, Ellie? Karne. Karne. Louie. Noodles, pasta. Noodles. Pasta. Jack. Siyempre, nandiyan yung lechon baboy, karne din. Lechon! Pwede, di ba? Pwede, pwede. Oh, parang dati lang, may susundin ka ba sa kanila o iibahin mo sa round na to, Tap? Magbigay ng pagkain na sinasabing mabigat sa chat, Cap. Let's go! Pizza! Ayun! Mabigat ang pizza! Wala! Hindi, wait lang. Tap, anong flavor? Anong flavor? Kahit ano na pong flavor, dahil mabigat talaga ang pizza, kahit anong flavor. Pwede, pwede, pwede. Pizza! Nandiyan ba ang pizza? Wala. Services! Wala, wala. Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Nakatutok pa rin kayo dito sa Family Feud. Ang naglalaban po ngayong gabi ay ang mga firefighters mula sa Quezon City at dialysis nurses mula sa Angeles City. Before the break, tinanong natin ang Wellness Warriors ano kayang pagkain ang sinasabing mabigat sa tiyan. Ang sabi po ng kanilang team captain, pizza. Hawaiian pizza! Ang sabi ng survey ay... Let's see kung ano yung mga hindi na ulaan. Number 4... Saging! Saging! Number 5... Pork! Number 3... Louie, pwede mo pambasahin? Sayang! Matapos ang 3 rounds, leading ang BFP Bombero with 227 points. Habang ang Wellness Warriors naman ay may 76 points, kaya tawagin na natin ang building maintenance inspector na si Marlon at ang tubong tarlak at 4 years ng dialysis nurse na si Ellie. Let's play the final round. Come on. Final round. Exciting. May gustong humabol at may defending. Here we go. Top 4 answers are on the board. Hinding-hindi ka magmumura sa harap ng blank. Ellie. Sa harap ng mga anak mo? Sa harap ng mga anak! Nandiyan ba yan? Survey says. Pwede pa makuha mas mataas. Marlon, hinding-hindi ka magmumura sa harap ng blank. Magulang ko. Siyempre! Yan, baliktad! Magulang! Wala! Magulang! Wala! Answer. Marlon, pass or play? Siyempre, play! Here we go. Lois. Lois, hindi ka magmumura sa harap ng blank. Sa harap ng pare, siyempre. Pare, nandiyan mo yung pare. Meron, one last, Karen, one last. Hindi ka magmumura sa harap ng blank for the win. Yung teacher. Teacher, nandiyan ba si teacher? Wala. Liza, hindi ka magmumura sa harap ng ano? Sa harap ng boss ko. Sa harap ng boss ko! Ano kaya mangyayari?
pag nagmura ka. Makakasibak po ako. Boss po! One last, Marlon. Hindi mo nakuha ito, makakastil sila, Marlon. Hindi ka magmumura sa harap ng vlog, Marlon. Sa harap ng pulis! Sa harap ng pulis! Huwag kayo mag-aharap. Huwag na huwag kayo magmumura. Yari tayo dyan. Police services. Wala! Ellie, makuha niyong tama ito. Tapos na laban. Pero kung hindi, eh, alam na natin. Hinding-hindi ka magmumura sa harap ng blank, Ellie. Sa harap ng simbahan? Louie! Tatawa ako. Harap ng salamin. Oh, sarili mo eh. Sarili mo, di ba? Oh. Pero paano kung galit ka sa sarili mo? Okay din. Hindi, mabait ako. Si Louie talaga. Jack, hindi-hindi ka magmumura sa harap ng... Siyempre, sa telebisyon, kasi bawal yun, di ba? Tama yun. Good answer, good answer. Actually, ang tanong ko na lang sa'yo, susundin mo ba sila o may sarili ka? Yun na muna. Hindi, wait, wait. Susundin mo na. Susundin ko isa sa kanila. Sige, ha. Hinding-hindi ka magmumura sa harap ng blank top. Sino kaya susundin ni top? Tignan natin. Telebisyon! Bawal sa MTRCB! Sabi nila telebisyon. Sabi ng ating survey ay... Good answer! Ellie, basahin nga natin number 4. Anyway, ito po ang ating final score. BFP 500 points. Wellness Warriors 76 points. Yes po! Maraming salamat. Mahusay kayo. Thank you so much po. Mahusay. Maraming salamat, Jack. Thank you for the opportunity. Of course. The pleasure is ours, Louie. Thank you very much, Ellie. 50,000 pesos mula sa Family Feud. Thank you, thank you, thank you! And congratulations, BFP Bombero. Yeah, 500, ha? May 100,000 pesos na kayo. Thank you, sir. Dudoblihin natin ito sa Fast Money. Lois, sino ang dalawa maglalaro? Ang maglalaro po sa ating Fast Money ay si Glyza at si Marlon po. Glyza and Marlon! Walang magpapatay ng TV dahil susunod na ang Fast Money sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kasama ko ngayon si Glyza ng BFP Bombero. They're hoping na manalo dito sa Fast Money para makapag-uwi sila ng total cash prize na... 200,000 pesos! Nasa waiting area sa likod si Marlon, kaya hindi niya tayo naririnig. Glyza, let's play Fast Money. Yes, sir. Good luck, Glyza. Thank you so much. Give me 20 seconds on the clock, please. Kung pwedeng dagdagan ang iyong mga daliri, ilan ang idadagdag mo? Isa. Go. Name something na pinipiga. Damit. Sa iyong panaginip, nahulog ka sa blank. Sa tubig. Hayop na maluwang ang bibig. Buwaya. Ilang taon ka unang nagka-crush? 12. Glyza? Kung pwedeng dagdagan na yung mga daliri, ilan ang idadagdag mo? Sabi mo, isa! Ang sabi ng survey ay... Tapan! Name something na ipinipiga. Sabi mo, damit! Survey says... Lalo na kung nabasa kayo galing sa isang mission, di ba? Pagbasahe, talaga pipigay niyan. Sa yung panaginip, nahulog ka sa blank. Sabi mo, sa tubig. Sabi ng survey natin ay... Oh! Okay lang yan. Hayop na maluwang ang bibig. Ang sabi mo, buwaya. Sabi ng survey ay... Boom! Wow! What a wow! Ilang taon ka nang una nagka-crush? Sabi mo, 12 years old! Naalala mo ba kung sino unang crush mo? Hindi ko na maalala. Hindi na maalala, Glyza. Ang sabi ng survey sa 12 years old ay... 54 to go! Oh my God! Wow! Let's welcome back, Marlon. Sir. Oyang, parang di kakabahan. Batiin mo muna yung mga kamag-anak mong nanonood. Binabati ko po ang aking asawa na nandito rin po. At ang aking anak na si Master. At ang aking mga magulang. Ayun! Patay po ang aking mga kababayan sa Matnog Sorsogon at ang adanan Isabela. Let's do it, Marlon. Let's do it. Eto na. Si Glyza, 146 na nakuha. Okay lang ba yun? Good, good, good. 54 na lang kailangan mo to reach 200. Okay, okay. Para may uwi ang additional 100,000 pesos.
do this. Makikita po ng mga viewers ngayon ang mga sagot ni Glyza. Give me 25 seconds on the clock, please. Kung pwedeng dagdagan ng iyong mga daliri, ilan ang idadagdag mo? Go! Lima! Name something na pinipiga. Kalamansi! Sa iyong panaginip, nahulog ka sa... Higaan! Hayop na maluwag ang bibig. Hippopotamus! Ilang taon ka nung unang nagka-crush? 12! Bukod sa 12? 13! Sir Marlon, kung pwedeng dagdagan ng mga daliri, ilan ang sasabi niyo? Lima! Lima! So 15 tayo total. Para isang kamay na. Ang sabi na survey dyan ay... Boom! Dalawa ang top answer natin dito. Name something na ipinipiga, sabi mo kalamansi. Survey says... Whoa! Damit ang top answer na kuha mo. Hayop na maluwang ang bibigang, sabi mo hippopotamus. Ang sabi ng survey ay... Boom! Yes! 13 na lang! Top answer ay buhaya, nasagot mo rin. Ilang taon ka ang una nagka-crush? Ang sabi nyo, 13 years old. Ang sabi ng survey ay... Uy! Ang top ay 12. 12 din, top answer. Isa na lang, 21 points. Ang kailangan natin sa iyong panaginip, nahulog ka sa blank, ang sabi mo, sa higaan. Ang sabi ng ating survey ay, for 200,000 pesos, makuha kaya natin. Gan! Anyway, congratulations, BFP Bombero. You have won a total of 200,000 pesos. Yay! Ma'am, ano po masasabi ninyo? Maraming salamat po sa GMA 7 at syempre sa Family Feud! At syempre may 20,000 pesos para sa charity niyo. Ano po ba napili ninyo ang charity? Ito pong ano, Bahay Madre Foundation po. Yon, Bahay Madre Foundation. Nasa inyo po ang 20,000 mula sa ating winning team. Guys, maraming salamat muli ha. Maraming salamat and salamat sa inyong ginagawa. Maraming salamat. Thank you for what you do. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!